Good morning. Ayan, so thank you for viewing this session today. This is Coach Philip Grande and I will be here to share to you regarding sa mindset with regards paano ba maging wealthy. Ayan, so hold on guys, I will be sharing my screen. Ayan. So ngayon guys, this is an introduction to wealth building. So paano ba nagiging wealthy ang mga wealthy? First and foremost, they start with a wealth mindset. So ngayon, yun yung i-discuss natin today and hopefully, no, matuto kayo. And hopefully, makadagdag ito ng value kung sa kung ano man yung meron kayo today. Ayan. So thank you again for viewing this. Ayan. And moving forward. Ayan. So okay lang po ba? May house rules tayo. Alam ko naman po na nanonood lang po tayo dyan. Pero ayan nga, gusto ko pa rin na you focus on this video na wala kang gagawing iba. Why? Kasi this might add value to you today na pwedeng makadagdag yung mga masasabi ko. Hindi ko naman sinabing lahat. Pero kahit konti lang, makadagdag sa iyo today, makapagpaganda ng buhay mo, sobrang ganda na yun ng feeling para sa akin. Ayan. So first and foremost, tanggalin po natin yung I can't. Okay? Itong mga words na to, kapag tinanggal natin sa buhay natin, sobrang magiging successful tayo. Okay? First and foremost, I can't. Tanggalin mo na yung sinasabi mo sa sarili mo na hindi mo kaya. Na hindi mo kaya gawin yung isang bagay. Kasi kapag sinasabi mo yun, nalilimitahan mo yung sarili mo sa mga pwede mo pang gawin. Alright? Next is yung next time. Time is precious, sabi nga nila, di ba? Time is gold. So kung may isang bagay ka, kaya mo nang gawin today, and kaya mo na siyang tapusin, bakit mo pa ipagpapabukas? Bakit mo pa hihintayin yung bukas, kaya mo naman palang gawin today? So, gawin mo na siya today para at least may magagawa ka pa bukas. Sabi nga nila, di ba? Fast is fast, slow is slow. So kung kaya mo naman siya gawin ng mabilis, so bakit hindi mo paggawin? Para at least mas marami kang ma-accomplish in your life and anything that you want to do. Next is someday. Okay? Bakit tatanggalin natin yung someday? If you want to achieve something, it must be specific. It must be having a plan in your life. Kailangan meron kang plano. Kailan mo ba siya gustong matupad? Kailan mo siya gustong i-accomplish? Okay? Someday. Kasi wala namang someday sa kalendaryo. Tama? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nasaan doon yung someday? Wala. It must be specific. It must be time-bound. Okay? Smart, sabi nga nila ba? Measurable. Okay? Realistic. Kailan mo gustong ma-achieve yung isang bagay na gusto mo today? Ayan. So if you ban these three words nga daw, okay, magiging mas maganda yung future mo and you can do so much more in your life and you can achieve wealthy life. Ayan. So moving forward. Ayan. So ngayon guys, I just want you, yun nga sinabi ko kanina, pakiban yung tatlong words na yun. No? So ngayon, isipin natin meron na akong baso. No? Baso guys. Ayan. So baso. So inumin ko muna. Kasi itataktak po natin yan. No? Itataktak po natin yung laman ng ating baso. Why? Kasi bakit kadalasan nung mga trainings na ina-attendan po natin, pumapasok tayo dun sa trainings na puno yung ating mind, which is mali. Kailangan pupunta tayo sa isang training na empty yung mind natin. Mahirap kasi dagdagan, okay, maglagay ng panibagong learnings sa isang, okay, ulo na sobrang punong-puno na ng learnings kasi ire-resist na yan. Kunyari, sa cup, okay? Kapag yung cup punong-puno, kapag dinagdagan mo yan ng tubig, umaapaw. Okay, ayaw natin ng ganon kasi sayang yung learning sa dinadagdag po natin. You must first unlearn something in order for you to learn. If you are in the smartest person in the room, you are in the wrong room. Okay? I don't want to offend somebody, pero ayun nga, if you want to learn something new, you must be willing to accept some new learnings na ipipresent po sa iyo. So open your mind sa mga bagong kaalaman para at least makareceive ka ng blessings. Pag close kasi yung mind mo, parang ano lang yan eh. For example, ito yung smile mo. Tama, kapag naka-smile ka ngayon, lahat ng blessings ni Lord kapag nagpaulan si Lord is makukuha mo. Pero kapag naka-frown ka, pag nakasimangot ka, ano mangyayari? Tatalbog lang po 'yan, no? Tatalbog lang po yung opportunities, yung mga blessings, yung mga knowledge na pwedeng ibigay sa iyo ni Lord. So ngayon, I just want to ayun nga, pakiusap lang po is to taktakin natin 'yan, no? Taktakin natin yung mga kung ano man yung nalaman natin diyan for this moment lang para at least pumasok yung mga kaalaman na bago po. Ayan. So that's the three training principles na aking sinasabuhay. Hopefully, no, makatulong sa inyo yan. And in your training sessions in the future, ayan nga, i-practice nyo rin po siya. So what is wealth? Ano ba yung wealth na tinatawag natin? And wealth is the abundance in time, money,
and knowledge. Kapag may isa dyan na nawala, mahirap po mag-achieve ng wealth. Why? Kasi wealth is time. Kapag mas marami kang oras, mas marami kang pwedeng magawa. Okay? Kapag for example, nag-start ka in achieving wealth, mas mabata. Okay? Mas marami ka pang time para at least magkamali. Hindi ko sinabi na magkamali ka para maging successful. Kasi sinasabi natin dyan, kapag nagkakamali ka, ibig sabihin, you're closer to success. Pero sabi ng iba, eh bakit ganon? Bakit coach ganon? Eh, paano kung pwede akong hindi magkamali? Okay lang yun. That's the best. Pero hindi naman lahat hindi nagkakamali. Sometimes you need to have mistakes in order to know ano ba yung tamang kailangan mong gawin. Wala namang straight road papuntang success. Pag ganun, walang ganun, no? Walang guys. Walang straight road. Ang success, up and down. Parang stock market po yan. Up, down, up, down, up, down. Ngayon, kadalasan ng mga tao nangyayari, nahihirapan, nawawalan ng lakas ng loob once they fail in life. So, okay lang yan, guys. Huwag kang panghinaan ng loob kasi mahaba pa yung oras mo eh. Kapag yung oras mo mahaba pa, you can still recover from a loss. Okay? Tandaan mo lang palagi with every fall down, ang pinaka-importante doon is nagba-bounce up ka. Ayan. Pero ayun nga, pinaka-importante din doon is natututo ka. Kapag kasi nagsimula ka lang in building your wealth, later on in your life, medyo mahirap na kasi konti na lang yung time mo eh to achieve your wealth. Ngayon, moving forward, ayan, wealth is money also. Okay, sabi ko kanina, wealth is time. The more time you have, okay, the more chance that you will be wealthy. Kasi mas marami ka pang time to achieve your wealth. Pero yun nga, ano yung pwede makadagdag doon if you have money? Money is a tool in wealth na pwede magpa-grow ng wealth mo. Sabi ng iba, eh, hindi ko naman kailangan ng money para maging wealthy. Sa simula, pwedeng ang meron ka is yung kaalaman and time. Pero if wala kang money, yung wealth mo pwedeng hindi mag-grow. For example, ganito lang yan. Kapag meron kang isang business, kapag for example, hindi ka nag-expand ng business mo, yung business mo stagnant. Ito lang yung kita. Pero yung money, for example, you duplicate it, pinalago mo. Okay? That's the tool. The money is a tool na pwedeng makatulong sa'yo. Pinalago mo na kasi siya. So mag-triple yung wealth mo. Okay guys, kasi yan nakatulong yung money in order for you to achieve greater wealth. Next. Parang gas lang yan, no? Hindi tatakbo ang wealth kung walang money. Next. Wealth is knowledge. Lahat naman tayo or kadalasan ang sinasabi sa atin, mag-aral ka para magkaroon ka ng knowledge para makapagtrabaho ka in the future. So yung knowledge na yon, tinuturo sa atin nung sa school is magagamit natin. For example, nag-ingenyero ka, nag-doktor ka. Lahat yun is knowledge. Ngayon, ang tanong nila, saan mo gagamitin yung knowledge na yun? Yung knowledge na yun, gagamitin mo into order for you to build wealth. Ngayon, sabi ng iba, paano pag hindi ako nakapagtapos? Paano kapag naka-high school lang ako? Guys, maraming naging successful na hindi nakapagtapos ng college. Pero ayun nga, anong pwedeng makita natin doon? Na they still learn in life. So, hindi ibig sabihin na kailangan mag-college para maging successful? Okay? College makakatulong yan. Kasi yun nga, if you want to earn a professional degree, go to college, ayun nga, then yung matututunan mo yun, you apply it in real life in order for you to be okay, successful and be wealthy. Kasi nga, you are being paid by the knowledge that you are giving into a community. Ayan. And ngayon, dahil nga yung iba, okay, kahit hindi sila nakapagtapos, but they are doing something, niyadagdagan nila yung knowledge nila in the things that they want to do. Okay, like for example, gusto mong mag Facebook ads, ganyan, ngayon, nauso yun ngayon, mag-aaral ka lang. Ngayon, nasa internet na lahat because this is the information age. Okay? Nasa information age na po tayo. Para ngayon, nag-aaral kayo today and you are learning enough knowledge na pwedeng makadagdag sa iyo today. Ayan, so wealth is knowledge. Ngayon, sabi ko nga kanina, di ba, yung tatlong yon, yung time, okay, money, and knowledge, kapag may nawala, kahit isa doon, okay, kahit isa dito nawala, mahirap po mag-earn ng wealthy. Okay, ng wealth, okay? Mahirap maging wealthy. Sorry, ayan. So ngayon, first and foremost, guys, kapag for example, si time, money, and knowledge, no? Kapag si time nawala, ang meron ka lang is money and knowledge, pero wala ka ng oras. So sabihin natin, age 65 ka na, okay, age 66 ka na, age 70 ka na, how can you achieve wealth na kulang na yung oras mo? So, pwedeng sobrang hirap.
Kasi nga, wala ka ng oras eh. So, para saan pa? So, ang mangyayari dyan, ipapass on mo na lang yung kung anong meron ka sa next generation. Then, sila yung magpapatuloy ng pagiging wealthy. Next, for example, buhayin natin si time. May time ka pa eh. Pero yun nga, tinanggal natin si money. Wala kang money, meron kang time, and meron kang knowledge. Pero wala kang oras. Ay, wala kang money. Anong mangyayari doon? Hindi ka makakapag-expand ng iyong business kasi nga, kulang ka sa resources. So, ang kailangan mo, magkaroon ka ng resources, no? So, kailangan you need to expand more in order to be wealthy. Okay? Then, lastly, for example, tinanggal natin. Okay? Tinanggal natin si knowledge. Meron kang time at meron kang, ano yun? Meron kang time and money. Ngayon, kung hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung pera mo, pwedeng ang mangyari sa'yo is nasa banko lang, which is for safekeeping. Hindi mo nakikita yung potential na kapag in-invest mo to sa ibang bagay, mas malaki yung potential growth na ma-receive nito. Ayan. So guys, so kung meron ka nitong tatlo ngayon, that's the time na kailangan mo ng start, okay? Ayusin, okay? That's the time na kailangan mo ng i-target yung pagiging wealthy. Ayan. So moving forward, ano ba yung purpose namin today? Bakit namin sinasabi yun today sa'yo? And ang purpose namin is to give you the knowledge mindset. Kapag may ganito ka daw na mindset, kahit anong mangyari, hindi ka, okay, mapapagod. Why? Kasi whenever you grow, okay, hindi ka napapagod sa buhay kasi may bago kang nadadagdagan na kaalaman. Which is the knowledge mindset. Kapag daw meron kang knowledge mindset, kapag may knowledge ka, magkakaroon ka daw ng edge sa iba. Bakit? Kasi you are willing to learn. You are willing to know some things. Okay? You are willing to learn some things na hindi alam ng iba. Kasi parang mas mataas ka sa kanila in terms of learning. Okay? In terms of learning, ha? Kasi gusto mo matutunan yung hindi pa nila alam. So that way, magkakaroon ka ng edge. Kasi may mas alam ka, kasi willing ka to learn. And that's the time that you will earn, guys. Kapag, for example, lahat ng knowledge natin, okay, pinibigyan ni Lord sa atin para at least gamitin natin in order for us to earn. That's something as a gift from the Lord. Ayan. Then moving forward, okay, ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo, kung nag-iisip ka, paano ba maging wealthy, everything starts with the vision. Ano ba yung gusto mong makuha sa buhay? Ano ba yung gusto mo para maging wealthy ka? Para matawag mo yung sarili mo na wealthy ka. Yung gusto mo ba magkaroon ng car? Gusto mo ba magkaroon ng bahay? Gusto mo ba magkaroon ng business? Gusto mo bang mag-retire? Okay? Gusto mo bang travel abroad? Gusto mo magpaaral sa anak mo? Ano ba yung gusto mo talagang vision? Ano ba yung gusto mong gawin sa buhay? Why? Kasi kailangan alam mo kung bakit mo siya gagawin. Bakit mo siya gustong gawin? Para at least kapag gusto gagawin mo na isang bagay, papunta ka na dun sa goal mo or dun sa vision mo, okay? Pag tinanong mo sarili mo, ang hirap naman. Ang hirap. Ayaw, gusto ko nang sumuko. Babalikan mo lang yon. Isipin mo, dyan sa ending point, okay, masaya ka. Magiging masaya ka. Kasi bakit mo gagawin ng isang bagay kung at the end ng bagay na gagawin mo, malungkot ka. Bakit yung ganun, guys? Kailangan gagawin mo ang isang bagay kasi ang end point nito is happiness. Pwedeng sa'yo, pwedeng sa pamilya mo, okay, na maging happy sila, maging magkaroon ng happy environment. Hindi po tayo gumagawa ng vision or vision board para sa ikakalungkot po natin. Gumagawa tayo ng vision para sa ikakasaya po natin. Okay? Ngayon, the question is, are you ready to be wealthy? Ready ka na ba na being wealthy? Ayan. So guys, introduction lang po yun. So that's the wealth mindset. So kailangan alamin mo yung sarili mo. Okay? Gusto kong maging wealthy. Okay? Gusto kong maging wealthy. So attract yourself na gusto mo maging wealthy. Be prepared to be wealthy. And I tell you, when you are wealthy, sobrang ganda sa pakiramdam. Guys, no? Sobrang ganda sa pakiramdam niya. And ito, just a brief overview before we go to the next part, okay? So ito, net worth. Ito yung basihan kung gaano ka kayaman. Okay? So ito yung top 3, okay? Ngayon si Elon Musk na yung top. Okay? Si Elon Musk na po yung pinakamayaman. Sample lang po ito. Ayan, so si Bill Gates $99.2 billion, Jeff Bezos $106.2 billion, and si Warren Buffett $73.4 billion. So nagbabago-bago po ito. Yung ginawa ko pong itong presentation, yan po yung kanilang net worth. So ito, changes daily. Ayan. So ito, yung net worth, that's the assets minus liabilities equals your net worth. Net worth is the benchmark if you are getting richer or getting poorer. So ito daw po yung basihan. Okay? Yumayaman ka ba today or naghihirap? Guys, yan yun po yung basihan natin.
Kasi bakit natin malalaman, okay, dito sa net worth? Kasi yun nga, kapag sobrang dami mong liabilities versus your assets, pwedeng naghihirap ka na po. Okay? So ngayon, kailangan palaguin po natin yung assets less than the liabilities. Ayan. So mas less yung liabilities para at least malaman natin na we are growing. So ngayon, on our next video, ang pag-uusapan naman po natin is regarding hierarchy of financial needs. So magsisimula na po tayo, ano ba yung dapat na isinasalang-alang natin para ma-achieve natin yung wealthy life in a systematic way na may may pagbabasihan po tayo. Para at least habang nag-a-achieve tayo ng wealth, hindi tayo pabalik-balik. Ayan guys. So thank you again for listening today. That's the wealth mindset. And kung may natutunan kayo today, hopefully ma-share nyo to sa iba para at least sila makarelate din and matuto din sila. Ayan. Thank you again for listening. And if you want to learn more, follow my next video which is regarding hierarchy of financial needs. Tuturuan po ko po kayo. So sa step-by-step procedure, ano ba yung kailangan mong gawin? So again, this is Coach P. And if you want to be notified, click the notification bell and like this video and share it to others and spread the word. Thank you guys. Kamsahamnida.